isa na sa oras na ito ay nakasubaybay sa SCB Daily Live Streaming na ito. Alam ko po na ang bawat isa is so hopeful na kung saan minsay sa mensaheng ating ibibigay sa inyo ngayong araw ay makapagbigay sa inyo ng kalakasan, ng kalooban. Ang sabi nga ni Pablo, tayo'y magpakatatag sa ating pananampalataya. At sa oras na ito, pinagpapasalamat muli kay Pastor Wilbert Butial sa kanyang pamilya na kung saan ay binibigyan niya ako ng pagkakataon na makapag-share ng mabuting balita sa inyong lahat. And of course, akin ding binabate ang aking area sa Upper Bicutan, patuloy tayong maglingkod sa Panginoon. At sa oras na ito, itutuloy ko po yung aking topic na The Boldness of a True Convert. Yung previous po na tinalakay ko, ang topic ko ay The Freedom of the True Convert. Diniscuss ko po doon, ano po yung freedom? In simple words, this is the absence of necessity, coercion or constraint in choice or action, liberation from slavery, or restraint or from the power of another. It is independence, the quality or state of being exempt from anything or release, usually from something onerous. Tinalakay ko rin yung opposite nito, in bondage and captivity, opposite ng freedom. At na-discuss ko na rin po yung mga bagay na kung saan ay hindi kalooban ng Panginoon, like doing things as the flesh dictates, kung ano yung gusto ng laman natin, ayaw to ng Panginoon. Next, ano pa po, letter B ay doing the things by which God is not present at all, na kung saan wala ang Panginoon sa ating mga ginagawa. Letter D, unequal treatment and hypocrisy. So now, itatalakayin ko naman po yung pangalawang type of freedom. Sabi ko nga po nung last meeting natin o meeting in the air, the two types of freedom is the freedom outside the will of God. And now, tatalakayin ko naman po ang freedom within the will of God. Are you ready now? Are you ready now na maunawaan natin, meron palang kalayaan tayo sa kalooban ng Panginoon? Basahin natin ang Genesis chapter 3 verse 3. It's only the fruit from the tree in the middle of the garden that we are not allowed to eat. God said, you must not eat it or even touch it. If you do, you will die. So dito po makikita natin na binigyan po ng kalayaan si Adan at Eva to eat the fruit from the tree in the middle of the garden. They are just allowed to eat the fruit from the tree in the middle of the garden. Wala nang iba. So, hindi sila binigyan ng option na kainin yung ibang prutas doon. So, ang ibig sabihin ko ng freedom dito is that true freedom is explicitly choosing to do the will of God without any resistance. Ibig kong sabihin ito, papaliwanagan po natin mabuti para maunawaan natin, sina Adan at Eva ay binigyan lang ng freedom or kalayaan na pumili ng pagkain niya within the fruits na sinabi ng Panginoon. Doon lamang. So, paano po natin to uunawain? Po, yun po bang tayo po ay may kalayaan na gumawa
pumili, magsalita ng mga bagay-bagay sa kalooban lamang ng Panginoon. So, ibig kong sabihin, may kalayaan tayo dito para kung ganito, like sa pagkain, may pupuntahan po tayong handaan. Pero sabi pong ganon, ito po ang pagkain, meron po inilaan na pagkain, dito lamang kayo kukuha. Kasi itong other pagkain na to, ay hindi na ito pwede. So, ibig sabihin po, hindi to kasama sa pwede niyong kainin. Pwede kasi may bayad to. So, ibig kong sabihin, meron po tayong kalayaan ditong kumain lang. Hindi tayo binibigyan ng kalayaan na tumawid, na kumain ng iba. So, this is what God wants us to be and to do. Mabuhay tayo sa kalooban ng Panginoon. Hindi po tayo pinapipili ng Panginoon sa mga bagay na hindi niya kalooban. Naunawaan pa po ba, naunawaan na po ba natin? Ibig kong sabihin, sina Adan at Eva ay walang binigay na mandate na kumain ng iba. Kundi binigyan po sila ng karapatan or freedom doon sa mga prutas. Kung ang prutas doon ay may apple, may orange, may peras, may mangga, yun lang. Pwedeng ngayon, pipiliin ko ay mangga, mamaya naman ay apple, pero doon lang, sa boundary na yun, o sa teritoryong yun. Naintindihan nyo po ba ibig sabihin? Dito lang po sila iikot. Kahit anong piliin niya dyan, walang problema. Dahil ito lang ang binigay na layak ng Panginoon para kumain sila. Okay, nakaka-relate po ba ako sa inyo ngayon? So, sabi ko nga po, no? Sabi nga ni PJB, ulitin ko uli. True freedom is explicitly choosing to do the will of God without any resistance. So, walang pagsuway na pwedeng gawin if you want to do the will of God. If you want to do the will of God and you have the freedom to choose just within, but not outside. Okay? Just within the will of God. Kasi, ang sabi nga dito ni Pablo in Galatians 3:22, but the scriptures declare that we are all prisoners of Christ. So we receive God's promise of freedom only by believing in Jesus Christ. So we know already the story. Nag-fall si Adan at si Eva sa pagkakasala. So now, the descendants of Adam and Eve, including us, ay nagmana na ng kasalanan. In fact, ang word dito ni Pablo is prisoners of sin. But, sabi ganon, we receive God's promise of freedom only. When we say only, no more. No more chance, no more other ways. Only by believing in Jesus Christ. And in 1 Peter 2:16, ang sabi dito, for you, sino yung you there? Tayo. Even we are Gentiles, sa tayo kasama dito, for you are free, yet you are God's slaves. So don't use your freedom as an excuse to do evil. So again, binabanggit ulit dito, that the freedom that God gave us is not to do other things outside the freedom God gave us. So, para mas malinaw pa, sabi dito sa 1 Corinthians 6:12, I am allowed to do anything, but not everything is good for you. And even though I am allowed to do anything, I must not become a slave to anything. So, dito nililinaw ni Pablo dito, yes, may kalayaan tayong gumawa sa kalooban ng Panginoon. Dahil, kapag ginawa mo kasi,
yung hindi kalooban ng Panginoon, ang sabi dito, not everything is good for you. Hindi lahat makakabuti sa'yo. Yung freedom na binigay sa atin ng Panginoon, ito ay makakabuti. So in other words, the other freedom na gusto mo, hindi sa will ng Panginoon, will not be good for you. Ang sabi ni Pablo, di ba, I must not become a slave to anything. So, ang sinasabi niya dito, since we have the freedom, not this freedom to be used by our own will, because our will is not beneficial to us always. Naranasan niyo po ba na may mga bagay na gusto tayo at dumating ang time nakamit natin to, pero nung makamit natin to, ay hindi pala ito ang gusto natin. Meron namang pagkakataon na binigay sa atin ang may gustong ibigay sa atin ng Panginoon at ito ay ibinigay sa atin. At later na realize natin, Lord, ito pala talaga ang gusto ko. Kasi ganito po kasi tayo eh. Gusto natin, mangyaring gusto natin. Pero when times comes, alam niyo po, dahil mahal tayo ng Panginoon, the Lord will not allow yung gusto natin. Actually, many times. But He would give us yung gusto niya para sa atin. Nauna, ayaw natin. Pero ngayon, na-realize natin, ito pala talaga yung gusto natin. Have you realized that in your life? Na yung gusto natin, ayaw natin pala later on. Pero when we follow God's will, this is really what we want. Kasi alam na ng Panginoon eh, kung ano talaga yung dapat sa atin, hindi yung gusto natin. Kasi alam niya rin, at sa mga susunod na panahon, we will realize yung kagustuhan ng Panginoon sa atin, sasabihin natin sa sarili, ito pala ang gusto ko. Diba ang sarap? So, napakasarap na bagay na yung kagustuhan ng Panginoon ang nangyari sa atin. Dahil kung ano tayo ngayon is our decision. It is just the result of our decision in the past. So remember, yung decision natin is really very important, no? Para makuha natin yung para makamit natin yung kagustuhan ng Panginoon na later on gusto na rin natin. Kasi napakaganda pala nito ng kagustuhan ng Panginoon sa atin. And sabi nga din dito, no, sa Ephesians 3:1, when I think of all this, I, Paul, a prisoner of Christ Jesus for the benefit of you Gentiles. Sinabi niya, benefit para natin yung maging prisoner of Christ. Benefit. Bakit? Tanong ng iba, di ba mahirap yon? Tayo ay nakakulong? Yes, kung tayo ay nakakulong lang sa sarili natin, yun ang mahirap. But when we are prisoner of Christ, ibang usapan yun. Because there is a benefit. There is a benefit in being a prisoner of Christ. Remember that God is not a slave driver, not like the Egyptians when the Israelites were in slavery in Egypt. Ibig sabihin, may benepisyo pala ang maging prisoner of Christ. Yung tayo ay exclusively ay nasa Panginoon. In prison tayo sa Panginoon. Gaya na sinabi ko kanina, ito ang gusto
ng Panginoon, and later on, magugustuhan mo na rin. Kaya magandang tayo maging prisoner of Christ. Ano yung benefit nito? Tatalakayin natin yan, but prior to that, tingnan natin to sa Exodus muna. Exodus 1:11. So the Egyptian made the Israelites their slaves. They appointed brute slave driver over them. Brutal slave driver over them. Hoping to beat them down with crushing labor, they forced them to build the cities of Pithom and Ramesses as supply centers for the king. So nakita niyo dito, kung tayo slave ng tao, mahirap. Why? Kasi they are slave driver. Pahirap, talagang pwersahan ito. So ano yung hirap no? Hirap ng isip, hirap ng katawan, hirap ng kalooban. Ito yung pagiging prisoners of man. Pero being a prisoners of Christ, ibang usapan yon. So now, ano nga ba yung mga benefits ng prisoner of Christ? Number one, we are free from the attack of the enemies. Sino ba? Sabi mo, pwedeng sabihin mo, sino ba yung enemy ko? Ako naman ay mabuting tao, wala naman akong kaaway. But wait, ito yung enemy mo. Una, sarili mo, yourself. Minsan ang nagiging kaaway natin ay ang sarili natin. Kasi nga, may human nature tayo na ayaw gawin ang kalooban ng Panginoon. So, nagiging kaaway mo na ang sarili mo. And, kapag nagawa natin to, diba, we're so very sorry on this. In fact, huli naman, lagi namang huli ang pagsisisi. But always remember, God is merciful. Kaya nga sabi niya sa Romans 8:1, now no condemnation who are in Christ Jesus. May mga Kristiyano sa sobrang pwedeng sa sobrang lala or bigat ng mga kasalanang nagawa na hindi nila matanggap na kaya silang patawarin ng Panginoon. Kahit pa may verse na ganito, Romans 8:1. Now no condemnation who are in Christ Jesus. Alam mo mga kapatid, kapag you are still condemned sa mga kasalanang nagawa mo in the past, forgive yourself. Forgive yourself. At panampalatayanan mo na now, no more condemnation in Christ Jesus. Hindi na tayo pwedeng linlangin ng kaaway because Jesus Christ is in us already. Jesus Christ is now living in us and we want to follow the will of God. So, we have to forgive ourselves. We have to forgive yourself. Okay? Sino pa ba yung pwedeng kaaway natin? No? Na nagpapahirap ng ating mga kalooban natin. No? People who are in conflict with. Dito sa Genesis 1:28, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over everything, over every living creature that moves on the ground. So dito makikita natin na tayo ay binigyan ng mandate to rule the creation of God. To rule what? The fish in the sea and the birds in the sky over every living creature that moves on the ground. But not man. Ulitin ko ha, hindi tayo binigyan ng karapatan to rule man. Only to rule the creation God.
Like what? Ito nga, the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. That's why nagkakaroon tayo ng conflict with people dahil hindi ito mandato ng Panginoon. Hindi niya kalooban na i-dominate mo o pangunahan mo ang tao. Because we are not mandated by God to rule over people, but only to His creation. Kaya naman, we have the tendency kasi to dominate, di ba? Kaya tayo ay nagkakaroon ng conflict or pagtatalo with other people. Kaya ito ang paalala ni Pablo. In Ephesians 6 chapter 1, in Ephesians 6, 1 to 5, ang sabi niya rito, children, obey your parents. Sa mga anak, binigyan niya ng utos. Children, obey your parents because you belong to the Lord. For this is the right thing to do. Diba? Kahit anak natin yan, there's a tendency talaga na magkaroon kayo ng conflict. Because hindi nga talaga tayo designed to rule. Kaya nga merong ganitong utos para sa mga anak, para maunawaan ng anak na hindi mo pwedeng kalabanin ang iyong magulang. Kahit sabihin mong matalino ka pa dyan, kahit sabihin mong parang tingin mo ay mas may katuwiran ka. No. Huwag mong sabihin ikaw ang nagpapakain, ikaw ang nagbibigay sa kanya ng pera. No. You are not authorize or wala kang karapatan na gawin to. Ang role mo is children, obey your parents. Tapos, no question ask. So, wag na kayong magbat mga anak, di ba? Minsan sabi niyo, kasi si papa, tigas ng ulo, si mama kasi, ano, laging gusto niya, siya ang masusunod. Well, wala tayong pag-uusapan dyan. Wag mong iobliga na ang magulang mo ay maging ayos sa iyo. Ang tingnan mo, ang first thing to do mo upang ikay makasunod sa Panginoon. Children, obey your parents. Kasi para ko siya sundin, para ko sundin ang magulang ko, dapat maunawaan din nila ako. Pag-pray mo kay Lord yun. Pero ang number one role mo is to obey. As children, obey your parents. Okay, ano pa? Honor, ito na nga idagdag na natin to. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. Alam natin na, alam ng Panginoon, may resistance sa mga anak. Kasi minsan nga naman, ang mga magulang ay hindi naging maayos sa pagpapalaki sa mga anak. At nakita ng anak habang lumalaki sila na ang mga magulang nila ay hindi talaga ayos. I mean, hindi maayos magpalaki or hindi maayos ang relasyon sa kanya. Pero ito ang sabi. This is the first commandment with promise. Kaya siro dinagdagan niya ng promise eh. Dinagdagan na niya yung promise. Dinagdagan niya ng pangako. Yung pagsisipin mo, may incentive pa pala para sa mga anak. Hindi lang yung mandate ni Lord na sumunod. May incentive si Lord for the children who will honor your father and mother. Ano yun? If you honor your father and mother, things will go well for you. Ano yung things will go well for you? Ibig sabihin, magaan ang buhay. May magandang buhay. Diba yun ang ibig sabihin nun? And you will have a long life on the earth. Wow! Dalawang promise. I mean, dalawang incentive. Diba tayo mahilig sa incentive, diba? Mahilig tayo sa incentive. Hello? So, anong dalawang incentive para lang sumunod sa mga magulang? Una, magandang buhay, may kasaganaan, may kapayapaan. Pangalawa, long life. Di ba lahat tayo gusto to? Long life.
Wow! This is God's incentive for you children, sa inyong mga anak. But again, may paalala din naman sa mga ama. Fathers, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord. So, dito din, binalansi din lang. Kasi minsan ang anak, dapat kasi ang tatay ko o nanay ko ganito, may paalala din sa kanila na do not provoke your children to anger. So again, kung ano ang para sa atin, yun ang gawin natin. Huwag nating tingnan kung ginagawa ba nila ng magulang mo yung dapat nilang gawin. Ang tingnan mo, nagagawa ko ba ang para sa akin? So ganun dapat ang ating tingnan. Hindi tayo titingin sa iba. Yung pangsisilipin natin, sabi ng Biblia, mind your own business. So, kaya naman, meron din naman para sa magulang na huwag i-provoke ang kanyang mga anak sa galit. Instead, ang sabi dito, instead, i-disiplina sila sa instruction ng Panginoon. Diba? So, imaginein mo kung ang anak susunod sa magulang at ito namang magulang ay dinidisiplin ng anak sa pamamagitan ng pagsunod, pagturo ng sasalita ng Diyos, walang conflict yan. There will be no conflict. O again, another one, slaves. So pag sinabi mong slaves, ito yung mga under you. Anything na under you, no? I mean, bilang slaves, ikaw yung namamasukan, ikaw yung may amo, ang sabi din dito, slaves, obey your earthly master with deep respect and fear. Serve them sincerely as you would serve Christ. So dito, sinabi din na magpasakop ka sa mga pinuno. Yun lang naman yun. Pasakop ka. Kasi nga, ang tendency ng tao ay mag-resist kapag sila ay pinangungunahan. Amen? And even sa mga pastors and leaders, minsan nagre-resist kapag may inuutos ang pastor. Sa area ko po, actually, meron akong isang worker na kapag nagtuturo ako, nagme-mentor ako, at the end of the mentoring, tinatanong ko kung anong naunawaan at kung may tanong, natutuwa naman ako may tanong. Ang problema dito sa worker niya to, pag nagtanong siya, taliwas doon, parang hindi nakinig. Iba ang tanong, ang layo ng tanong. So, ibig sabihin, hindi talaga nakikinig. Eh, alam na natin, pag hindi ito nakinig, delikado to, may problema. And true enough. And true enough, sa mga turo o sa kanila, na-open siya. Kaya sabi niya, nagpaalam siya na hindi na siya makakatagal, alis na siya sa grupo. At tinanong ko kung bakit, na-o-offend daw siya sa akin. And so, kahit anong paliwanag ko, wala na talagang mangyayari pag kahit na anong paliwanag. So, I let her go. Kasi actually, hindi lang naman yon, even yung mga kasamahan niya sa leadership ko, may problema sa. So, I think talagang kailangan na niya talagang lumabas. And I think si Lord, ayaw niya kasi ng magulo. Ayaw niya ng may division. Kaya ayaw niya ng na-o-offend siya. Eh remember, kapag ang discipleship, diba? I mean, discipleship or pastor to leader, talagang hindi yan dapat tender loving. Kaya dapat tough love. Bakit? Co-workers natin yan. Yung mga leaders natin. Co-workers natin yan sa area. So, kailangan talagang hindi yung parang pasensya. Okay na. Sige, okay lang yan. Naintindihan ko. Ang problema, pag okay ka ng okay, dito tama yun. Pero actually, mali. So, dapat we have the courage to rebuke them. Kapag hindi sumunod, hindi yan para sa iyo.
Kasi alam nyo kung ire-retain mo yun, eh masakit sa ulo yun. Mahihirapan lang tayo. Amen ba? Tingnan natin dito sa Ezra 5 verses 1 to 5. God has strengthened the heart of Ezra through the prophet. And si Ezra nung panahon na to ay ano siya? Ay sinuportahan siya ng hari. Diba? Nung panahon na to. And makikita natin dito na ang ganda ng samahan kapag ka may suporta sa iyo. Diba? So magagawa mo ang gagawin mo. Okay, ano pa ba yung pwedeng maging enemies natin? Yung demonic forces. Kaaway ba natin yun? Yes. Ito yung sabi sa Ephesians 6:12. For we are not fighting against flesh and blood, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. I remember, at lagi ko itong sinasabi, nung kami ay makakilala sa Panginoon, meron akong isang kapatid na sumunod sa akin that was in bondage ng kaaway. Siya ay, nung sabi nila ay, nung maliit kasi ito, eh talagang yung guwapo, mataba, so tumantuwa. Mga tao natutuwa. Eh, hindi lang yung mga tao natuwa, pati din yung bad spirit natuwa, ang sabi nila. Ang sabi nila, ha, yung daw Maryang Makiling, I don't know, basta gano'n, natuwa sa kanya. And hindi namin pinapansin yon, pero nung lumaki na siya, alam niyo ba na ano, parang gusto siyang pasunurin sa gusto niya. So dumating na ang time na ito ay nagpakita sa kanya. So white lady na ang tawag namin. Pag nagpakita sa kanya, nawawala siya ng malay. Pag nawala ng malay, matagal. So, syempre, nung panahon na yun, ipapaalbularyo namin. So, laging ganon. Laging nagpapakita. Ang problema, pag nagpakita yon kahit sa ang lugar, talagang matutumba. Matutumba ba? So, parang epilepsy na rin eh. Ang problema nga rin dyan, ang nangyari dyan eh, nung nagtatrabaho siya, pag nagpakita kahit saan, isa nga, inisip namin, paano kaya kung nagpakita ay nasa gitna ng kalsada? E di nasa gasaan na siya. So sabi ng mother ko, pag nagpakita yan sa'yo, tanungin mo, bakit ka ba nagpapakita? Ano bang gusto mo? And ganun nga nangyari, nagpakita ulit. E sabi nga, gusto siyang gawing manggagamot. And so, edi, ganun na naman ulit. Sinabi ng kapatid ko sa mother ko na gusto siya manggagamot. Ang sabi ng mother ko, huwag kang pumayag kasi mag-aaral ka. Kasi, syempre, pag manggamot ka, yung bahay namin, pipilahan niya ng may sakit. At syempre, yun ang sabi ng mother ko. Eh, sinabi rin niya, no? Nagpakita ulit. Mula nun, pinahirapan na siya. Sobrang pinahirapan na siya. Hanggang nag-e-epilepsy, bumubula na bibig. And God is good. God is so merciful. Nang makakilala ko sa Panginoon, I share the good news. There is deliverance in Christ. There is deliverance because this is the power of darkness. We are not fighting against flesh and blood. Ang sabi ganun, but against evil rulers and authorities. Eh, syempre, minsan kasi isipin mo, naku, baka sa Panginoon yan or what? Pero hindi yun. Hindi yun sa Panginoon. At nung makakilala kami sa Panginoon, ako nakakilala sa Panginoon, I was the first one na nakakilala sa Panginoon. I shared the gospel, inalagaan ko sila, tinuruan ko sila, whatever I receive, I give. And ito na may na-impart ko at sila'y nakakilala sa Panginoon. To cut the story short, He was delivered. And now, nangyari yun, single siya ngayon. May anak na siya, may graduate na rin siyang anak, at patuloy siyang
nagki-crave na magpagamit sa Panginoon. In fact, wala akong narinig sa kanya, natatakot siya dun sa white lady na yun. But what I heard from him, natatakot ako sa Panginoon. Ibig niya sabihin, natatakot ako sa Panginoon sa mga bagay na kasalanan na pwede niyang gawin sana, ang sabi niya, natatakot ako sa Panginoon. Ibig sabihin kasi, those who love God, who fear God, will not continue on sinning. Hindi siya natakot sa white lady, kay Lord siya natakot. Amen? Napakaganda nun, di ba? Natakot tayo kay Lord, hindi dahil natakot ka, takakita ka ng multo, hindi ganun, natatakot kang gumawa ng kasalanan. Dahil alam natin ang consequence nito. Praise God, amen to that. Ano nga ba yung mga freedom within the will of God? What are those freedom within the will of God? Number one, freedom in worship. Ano ba ang nauna? Yung presence of God or yung worship? Alam natin, ang presensya ng Panginoon ay lagi nariyan lamang, no? Ngayon, sa panahon na to, na nasa atin ang Panginoon, presence ng Panginoon, hindi mo kailangang paghirapan. Just commune with God. Nandyan agad yung presence ni Lord. Hindi kagaya nung unang panahon, no? Dahil nagkasala ang mga Israelita, hirap sila kasi sila ay ano, kailangan pang gumawa ng mga bagay-bagay para sila ay, para maramdaman nila ang presensya ng Panginoon. It's because of sin. In Hebrews 10, 8, 11, 12, and 18, first Christ said, you did not want animal sacrifices or sin offerings. Kasi talagang nag-o-offer sila ng sin offerings, kaya nang sinabi ko nga, dahil nagkasala sila, no? I mean, hindi kagaya ngayon, Jesus Christ is now here. We are saved by grace or other offerings for sin. Nor were you pleased with them, though they are required by the law of Moses. Under the old covenant, the priests stand and ministers for the altar day after day, offering the same sacrifices again and again, which can never take away sins. But our high priest, who is the high priest? It's Jesus Christ. Offered himself to God as a single sacrifice for sins, good for all time. Then he sat down in the place of honor at God's right hand. Ang sabi dito, our high priest offered himself to God as a single sacrifice for sins, good for all time. Hindi kagaya ng pag-o-offer ng burnt offerings. Iba ngayon, iba mamaya, iba bukas. Ang dami nun, pero once, just once, Jesus Christ offered himself, and that is for a lifetime already. And when sins have been forgiven, there is no need to offer any more sacrifices. Praise God to that. Hindi na tayo kailangan mag-offer ng paulit, because it is already offered himself. It's God who offered himself para doon sa kasalanan na yun. Kaya ang presensya ng Panginoon ay nandyan lang. We can feel it. And sabi, if there are true or more God, then He is in our midst. Praise God. Amen. Kaya tayo tumalo na. Give our strength para magpuri sa Panginoon sa kabutihan niya. Kaya pag tayo po ay uma-attend ng Sunday services, sa worship, mag-join tayo. Huwag tayong tuod. Huwag tayong tuod na parang nakatingin lang, parang dignified ka. No! Remember si David? Hari yun, pero parang ang tingin sa kanya parang sira ulo. Okay lang na maging parang sira ang ulo, tingin ng tao, pero nalulugod pala ang Panginoon. So saan ka? Dignified ka or parang sira ang ulo, pero si Lord naman ang natutuwa sa'yo. Di po ba? Pangalawa, ano po yung freedom? Freedom to approach God directly with God directly. Freedom to approach God directly. Ang sabi po ng Hebrews 10:22, let us go right in the presence of God with sincere hearts,
fully trusting Him for our guilty consciences have been sprinkled with Christ's blood to make us clean, and our bodies have been washed with pure water. Praise God. Imagine we can already go direct in the presence of God with sincere hearts. Kailangan pala, itapat lang na puso. And trust in Him. Requirement lang, ano, para tayo ay maramdaman ang presensya ng Panginoon with sincere hearts. Tapat na puso. Para mawala, guilt consciousness have been sprinkled with Christ's blood. Because of the blood of Christ, we are made clean. And our bodies have been washed with pure water. So, hindi na natin kailangan pa na para makahingi ng tawad, may backer pa. Hindi tayo lalapit pa kung sino-sino. Dahil siya mismo ay nariyan lang sa atin. Hindi na natin kailangan ng backer. Kasi may iba, may backer pa eh. Hindi na ganun, diretso na tayo. Diretso na sa Panginoon. Because He is the only mediator between Christ, between God and men. Ang sabi nga ni WRB, Pastor Wilbert Gutiel, the capacity of a person to receive depends on his desire and addiction. Ibig sabihin, how do you value ba ang presensya ng Panginoon sa buhay mo? How do you value the Word of God in your hearts? So, this will determine your capacity. May iba kasi, parang sandali lang, init na. No? Pero kapag tayo sanay, it is our desire that will dictate sa laki ng capacity na to receive. Kasi ito yung the desire dictates our addiction of the presence of God, our addiction in the Word of God depends. It depends upang sa gayon manurture natin sa puso natin yung gusto ng Panginoon na maunawaan natin. Amen po ba? Ulitin ko ang sabi ni Pastor Wilbert Kutcher, the capacity of a person to receive but to receive. Yung revelation ng depends on his desire and addiction. Number 3, freedom from the loss. Okay, freedom from the loss. Sabi ng Galatians 5, 22, 23, 25, but the Holy Spirit produces this kind of truth in our lives. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. There is no law against these things. Alam na natin to, di ba? But you know, ang sabi dito, there is no law against these things. Bakit ba wala ng law? Dahil yung mga batas, ginawa yun para malaman ng tao ang mga kamalian. Kaya kung ang susundin natin itong mga fruits of the Holy Spirit, wala nang batas dyan. Ano ba yung magiging batas kung nagmamahalan kayo? Walang conflict, di ba? Walang samaan ng loob, walang awayan. So that's why there is no more law against these things. Sabi din ng Galatians 5:14, for the whole can be summed up in the this one command, love your neighbor as yourself. So walang command kasi walang nagmahala na nag-away, walang nagmahala nagsakitan. Pero why the law is given? In Galatians 3:19, why then was the law given? It was given alongside the promise to show people, yung sinabi ko kanina, to show people their sins. Kasi kung walang batas, paano malalaman yung mali? Kung walang nakalagay na may penalty ang jaywalking, hindi malalaman na mali yan. Magpe-penalty ka kapag ka sumuway ka. But the law was designed to last only until the coming of the child who was promised. God gave this law through angels to Moses, who was the mediator between God and men. So, ibig sabihin dito, ang batas ay ginawa noon. Pero ngayon, tapos na siya. Kasi ang sabi dito, the law was designed to last only until the coming of the child. So, who is the child?
It is Jesus Christ who has promised. So this is the promised child na kung saan it caused the law to last. Ibig sabihin, the end of the law. Dahil nga, nung dumating ang Panginoong Jesus, this law is not already effective. Number four, freedom from intimidation. Dito, tingnan natin yung rebuilding the walls of Jerusalem kay Nehemiah. Basahin natin dito. Sabi dito, minsan ay dinalaw ko si Semaya na anak ni Delias at ako ni Metabeth sapagkat hindi siya makaalis sa kanyang bahay. Sinabi niya sa akin, halika, pumunta tayo doon sa templo sa tahanan ng Diyos, doon ka magtago sapagkat anumang oras ngayong gabi ay papatayin ka nila. So sinasabihan ito ng mga sinasabihan si Nehemiah ng mga tao. Ngunit sumagot si Nehemiah, sumagot ako, hindi ako ang lakong tumatakbo o nagtatago. Akala mo ba'y magtatago ako sa templo para iligtas ang aking sarili? Hindi ko gagawin yon. Napag-isip-isip kung hindi sinugo ng Diyos si Semaya, binayaran lamang siya ni Sanbalat at Tobias upang ako bigyan ng babala. Sinuhulan lamang nila siya upang takutin ako ay tulak sa pagkakasala. Sa ganoong para masisira nila ang aking pangalan at ilagay ako sa kahihiyan. So, ito ay the intimidation of Nehemiah upang hindi niya itayo yung templo, yung walls, no? Yung walls. Kaya naman, yung mga tao dito, talagang sinisiraan siya at pinapahina ang loob at inilalagay siya sa kahihiyan upang masira ang pangalan niya. Pero, ano nangyari? Of course, hindi nangyari yung hindi pinanghinaan ng loob si Nehemiah. So, mga kapatid, kapag may mga bagay na nag-i-intimidate sa atin, o ano ba yung intimidate, yung parang may kumukontra sa mga gustong gawin mo para sa Panginoon, o para whatever, sa trabaho, may plano ka, maganda, at ito na may sinanggunin sa Panginoon, don't be intimidated. Huwag manghina ang kalooban. As a pastor, we should be a leader like Nehemiah, who has a heart of a reformer and a mind of strategies to overcome intimidation. Ito yung nakita kong characteristic ni Nehemiah. Isa-isahin nating basahin. Isa-isahin nating tingnan yung naging yung ugali ni Nehemiah. Ito. He is concerned with the welfare of the people. Kasi they were already captives in Babylon for 70 years, di ba? So ngayon, dumating na yung panahon upang i-build ang wall. Concern siya sa mga tao. Kasi wasak na eh, wala na. Kumbaga parang wala na silang inuuwian. Kaya andito yung heart niya, yung welfare ng mga kasama niya o pamilya niya. Ito yung naging concern niya, yung welfare ng mga Israelita. So tayo dapat, we have that kind of attitude like Nehemiah. Ano pa? Kasi alam ni Nehemiah, ano pa ba? Alam kasi ni Nehemiah yung kondisyon ng mga tao, ng mga Israelita noong time na yun. Siyempre, kahit na tutuin, okay naman ang Babylon for them. In fact, mas maganda pa nga ang naging buhay nung nagkaroon ng persecution na napunta sila sa Babylonia kesa nang naiwan sa Jerusalem. Kahit pa, pero still, they are still in captives, di ba? So, still, kahit maganda yung katayuan mo, kung ikaw pa rin ay nasa kulungan, kahit masarap pa kinakain mo, mahirap pa rin. Wala pa rin kapayapaan ito. He inspired his colleagues that God is a covenant-keeping God and faithful to his promises. Di ba? He inspired yung colleagues niya. So, naging influencer siya, naging magandang testimony siya, and he inspired people. Letter C,
He is willing to let go his comfort zone and reputation to do the mandate of God for the season. So, nung panahon yun, dahil may panahon nang binigay ang Panginoon, kahit okay pa siya, di ba, nasa palasyo si Nehemiah. Pero, hiniwan niya yung comfort zone at sinagupa niya yung mga kontrabidang ito. Sinagupa niya kahit na ano pa ang nangyari, ano pa ang naririnig niya at ano pa ang sinasabi nila. In fact, mga leaders pa nga yun eh, yung mga nag-i-intimidate sa kanya. Diba, ang hirap pagka, minsan kasi yung mga kontrabida pa talaga sa buhay natin. Yung mga, minsan ha, minsan lang, sinasabi ko minsan lang. Pamilya pa natin, yung malalapit pa sa atin. Pero kapag kahit, kapag ito'y alam mo in your heart, there's a conviction from God, kahit na pamilya natin, kasamahan natin, do not be intimidated. Kasi there is really a mandate from God na ito talaga ang dapat mong gawin. Letter D, he is willing to model courage and boldness, influencing them to be strong against all odds and oppositions. Remember, anong ending nito? Nagawa yung templo, nagawa yung wall in 52 days lang. Diba? Sabi dito, pagkaraan ng 52 araw na paggawa, natapos ang pader sa loob lang ng 52 weeks na rebuild yung wall. Nang mabalitaan ng aming mga kaaway sa mga bansang nakapaligid na tapos na ang aming trabaho na pahiya. Okay. Alam nyo, kapag totoong tayo ay nasa will ng Panginoon at hindi tayo napanghinaan ng loob, mapapahiya yung gustong sumira sa atin. Amen. Mapapahiya. Dahil dito, napahiya nga sila dahil nag-build yung wall. In other words, kailangan may makita kasi na resulta. Eh kapag walang nakikita ang resulta sa ginagawa natin, eh talagang pwede tayong maupos. Pero alam nyo, dahil sa pagiging tatagang loob ni Nehemiah, na-encourage niya yung kanyang mga colleagues, in 52 weeks, naitayo ang wall, naitayo ang pader, at napahiya yung mga taong kontrabida sa buhay niya. So, purihin ng Panginoon, ano pa yung character niya? Freedom to do the Great Commission. Alam natin, Great Commission, making disciple of all nations. Ang sabi dito sa 2 Timothy 2:2, you have heard me teach things that have been confirmed by many reliable witnesses. Now teach these truths to other trustworthy people who will be able to pass them to others. Ito ay sobrang kalooban to ng Panginoon. Freedom to do the Great Commission. Yung kalayaan natin na ano? Ang kalayaan natin na gawin ang pagpapalakas sa iba. Pero ang pagpapalakas na to ay sabi dito ay paano? Magturo ka. Itong tinuruan mo, magtuturo din sa mga trustworthy people at magtuturo sila. So there is really passing the baton. Hindi pwedeng yung baton nag-stack lang. Kumbaga, call to Timothy, to leaders, to others. So kaya sila ay lumawak. In fact, we are also recipient dito sa ginawa nilang to na talagang sobra yung dedikasyon nila to do the Great Commission. Kaya kapatid, hindi dapat tayo mag-stagnant. Kasi pag stagnant tayo, we will decline and soon die. Pero ito makitaan natin, si Pablo. Ginawa niya talaga yung best niya. Alam natin kung anong naging sitwasyon ni Pablo. May hugot siya minsan. Ako ay nagutom. Ako ay binayo sa dagat. Di ba may mga hugot siyang ganun? Because of the Great Commission. Gusto niyang masunod ang kalooban ng Panginoon. Kaya we need to upgrade ourselves.
Upgrading is the key to be strong in the spirit. In Ephesians 2:20, dito makikita natin how to build the house. Together we are His house, built on the foundation of the apostles and the prophets. And the cornerstone is Christ Jesus Himself. So, ang isa palang bahay o tayo para mabuild, dapat tayo ay built on the foundation of the apostles and the prophets. Sino ba yung mga apostles? Sino ba sila? Ang mga apostles kasi, they are strong. They have the strong character to rebuke us. They have that strong character to offend us kung tayo ay mali. Matalim silang magsalita, even our emotion will be hurt. Eh, ano naman yung mga prophets? Prophets revealing what will happen in the coming days or future for a purpose that the children of God be prepared. Ito din ay nangyari doon sa Acts 11:22-28. Kasi itong mga propetang ito, ito yung nagsasabi ng mangyayari sa darating na panahon. It speaks of prophets agabo na kung saan ay nagpahayag na magkakaroon ng matinding tagutom sa buong daigdig. Kaya naman yung mga Kristiyano noon sa Antioch ay nagkaroon sila ng chance na maghanda. Hindi naman kalooban ng Panginoon na tayo ay mapariwara, tayo ay mahirapan. Kaya ginagamit niya ang prophets. So these prophets and apostles is the people gift by God, it is the gift of God para mabuild yung foundation natin bilang Kristiyano. Upang sa gayon, mapagpatuloy natin yung Great Commission na kung saan ang bawat membro maging disipulo. Amen? At sundin natin to, sabi ni Pablo sa Galatians 5:25, since we are living by the Spirit, let us follow the Spirit's leading in every part of our lives. You know, kapag tayo ay built in the right foundation and Jesus Christ is the cornerstone, we are led by the Spirit. And sabi nga, di ba, no, Romans 8:14, those who are led by the Spirit are the sons of God. So, trust the Holy Spirit to lead us saan tayo dadalhin. Doing the will of God, doing within the will of God, needs the Spirit of God to lead us. Purihin ang Panginoon. Ang sabi nga ni PJB, having freedom, doing the will of God is what will make us effective in our sphere of influence. Amen. Purihin ang Panginoon. So, this is the message na gusto kong ibigay sa inyo, and I believe meron kayong nakuha dito. Ulitin ko at isummarize natin. Ano ba yung kalooban ng Panginoon? Ano ba yung freedom? Kalayaan natin na gumalaw within sa kalooban ng Panginoon. We have the freedom in worship, freedom in worship. We have the freedom to approach God directly. We have the freedom from the loss, freedom from intimidation, and yon, freedom from intimidation. And lastly is the freedom to do the Great Commission. Amen. Purihin ang Panginoon. I believe God is good, God is here. Ano man yung ating mga lugar, but I know naka-relate ako sa mensahe na to sa inyo. And praise God, lagi nating isipin at hangarin na magawa ang kalayaan natin just within the will of God. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos sa buhay, salamat sa oras na ito, sa iyong kabutihan. Lord, salamat, pinakita mo sa amin na kami pala, Panginoon, ay walang kalayaang na pumili ng iba
outside your will. But you have given us to choose to do things within your will. Lord, this is really your will for us para kami ay maging matatag, Panginoon, sa aming pagsunod sa iyo. And true enough, Panginoon, through your words, through the people you are using, Panginoon, Ikaw, Lord, ang nagpadala upang kami, Panginoon, ay manghawakan sa pananampalataya namin because our freedom is really free. God is the one who gave us the freedom. Salamat, Panginoon, dahil sa'yo lamang, Ikaw lamang ang nagbibigay ng tunay na kalayaan. Salamat, Panginoon, na I-pray sa bawat isa na ang kapayapaan ay patuloy naming maranasan, ang kabutihan at kabutihan at kaunawan sa salita mo ay patuloy naming hangarin. Upang sa gayon, Panginoon, patuloy po kami makasunod with joyful in our hearts, giving you thanks. Salamat sa iyo, Panginoon. Ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasalamat. In Jesus' mighty name, Amen. God bless us.